Nag-isa sa Senado si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II tungkol sa investigasyon ng DOJ o ng Department of Justice sa mga di manoy extrajudicial killings. Pero hindi nakontento ang ilang senador sa mga sagot ni Secretary Aguirre. Hiling ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, huwag munang aprubahan ang hinihinging budget ng DOJ. May report si Jamsi Sante. Sa kanyang pagtatanong sa pagdinig ng Senado ukol sa 2018 budget ng DOJ, binosisi ni Senador Franklin Drilon ang department order ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II nitong Pebrero na naguutos sa NBI na imbestigahan ang mga pagpatay na may kinalaman sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero ang tanong ukol sa bilang ng drug-related killings sa bansa, hindi masagot ni Aguirre dahil hindi pa raw nagpapasa ng datos ang NBI at National Prosecution Service. Perhaps we could give the NBI chance to classify this and to answer the queries of the good senator. Perhaps 10 days would be, perhaps a period of 10 days could be given the NBI. The conclusion is either there has been no investigation conducted or there is no, the data is being, the data is not ready, or if it's ready, it's being kept under lock and key. We are waiting for all more than 200 provincial prosecutors and city prosecutors from all over the country to submit this to us. And apparently, and it was confirmed by OICP Giganya that it has been submitted, but the same has not yet been collated. Nang ulitin ni Senador Bam Aquino ang pagtatanong, saka sinabi ng mga opisyal ng DOJ na meron silang datos mula sa PIDEA at sa PNP. We are only being furnished these statistics from the PIDEA where we received, including all the killings around about 7,000 plus. Kasama daw sa 7,000 ito ang nasa 3,000 napatay sa lehitimong operasyon ng PNP. Mahigit 1,000 naman daw ang pinatay ng mga vigilante o nang hindi pa nakikilalang salarin. Pero sa 1,000 ito, 37 kaso lang daw ang iniimbestigahan ng NBI. Kakaunti lang din daw kasi ang nagdireklamo sa kanila. Hindi sila pumunta sa amin. Kung pumunta man, pumunta isang araw and then malalaman mo lang na hindi na babalik. Wala nang interest. At ang pinaka problema po, Mr. Senator po, yung testigo po. Oo. But that's understandable naman, Director Guerrero. Kung kayo namatayan, most likely takot talaga yung mga family members na magtestigo, kung mga kapitbahay na magtestigo. Dagdag pa ni Aguirre, hindi naman NBI ang talaga nag-iimbestiga sa drug-related killings, kundi ang PNP. Pero hindi masaya si Drilon sa mga sagot ng DOJ at hiniling na wag muna aprobahan ng Senate Finance Committee ang 17.3 billion pesos na panukalang budget ng departamento. Hindi rin kasi siya kontento sa mga sagot ng DOJ ukol sa Interagency Committee on Extralegal Killings na binuo sa pamamagitan ng isang administrative order o AO. AO 35 is headed by the... You seem not to be very familiar with this AO. Who issued this AO, Mr. Secretary? It was... Secretary De Lima and 2012, Your Honor, and the chairperson is the Secretary of Justice. Kinalaunan, sinabi ni Aguirre na tinalaga niya si DOJ Undersecretary Reynante Orseo upang mangasiwa sa Interagency Committee. Naging kontrobersyal si Orseo nang ibaba niya sa homicide ang kasong murder na inirekomenda ng DOJ laban kay Superintendent Marvin Marcos na inaakusahang namuno sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa kulungan. Sa katapusan ng Agosto na raw muling tatalakayin ng Senado ang budget ng DOJ. Jamsi Sante, GMA News.